Ito po yung madalas banggitin ng mga taga-suporta natin si Kibuloy. Madalas nilang banatan si Senator Rizza Ontiveros na kuno ay hindi naman siya husgado. Trial by publicity daw yung ginagawa ng isang Rizza Ontiveros at ng mga senador na pabor nga sa contempt order na inilabas ni Senator Ontiveros. Ganon ang sinasabi ng mga kampo ng mga taga-suporta na itong si Kibuloy. Mga taga-suporta na sa tingin ko ay katulad niya rin. Mga taga-suporta na sa tingin ko ay nabaluktot na rin ang kaisipan at paniniwala, naging sunod-sunuran at nagmaang-maanga na lang. Okay, masakit kasi yan. Anyway, dapat daw nasa husgado na itong kasong ito na isampa na ng DOJ sa Pasig Regional Trial Court at isa pa sa Davao City, na isampa na yan, kaya wala na daw sana. Baliwala, hindi na daw sana ituloy ang kung anumang investigasyon na nakabinbin nga sa Senado. Yan po ang gustong mangyari ng mga katulad ni Mr. Robin Padilla, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Cynthia Villar, at ng iba pa. Anyway, so tandaan natin yung mga pangalan na binanggit ko po. Ano ho, sila po ay mga senador ni Kibuloy at ni Duterte. Hindi po talaga sila senador ng ating bansa, ng ating bayan. Hindi po welfare ng mga kababayan natin ang kanilang iniisip. Akala nila sa kanila yung posisyon na senador. Akala nila sa kanila yon. Hindi po, yan po ay pinahiram sa inyo. Kaya ang mga boss niyo sana at naandyan sana kayo para i-prioridad ang ating bayan at ang kapakanan ng ating mga kababayan, ng ating bansa. All right. So yan. Bakit daw kailangan pa? Gastos pa nga daw eh. Yung huling banat na daw si Mr. Robin Padilla, malaking gastos daw ng gobyerno itong ginagawang investigasyon na ito. O ay saan mo gustong gastusin ang pera sa mga walang kabuluhan? So tingin ko may kabuluhan ito dahil diyan or maraming lumapit sa Committee on Women and Children na pinamumunuan ni Senator Rizza Ontiveros. Maraming lumapit po ng mga complainants at natural lamang na kumilos ang Senado. Siguro naman kung titingnan natin, talagang may karapatan ang Senado na gawin itong investigasyon na ito. Katulad nga ng sinabi na itong si Senator Escudero, sabi niya, mayroon nang nilabas o inilabas na desisyon ang Korte Suprema na kalintulad ng sitwasyon ni Kibuloy kung saan hindi nito pinagbabawalan ang Kongreso na mag-imbestiga ang isang akusado or maimbestigahan ang isang akusado sa illegal or sa ganitong klaseng mga lugar. Anyway, Senado at Kongreso. Dapat lang talagang imbestigahan. Alright, kasi ang nangyayari ngayon, yun nga, hindi daw magiging or wala na daw sanang imbestigasyon dyan sa Senado. Senate probe versus Kibuloy, tuloy kahit may court cases. Na, tuloy pa rin. In aid of legislation, siguro ganun talaga yon. Doon talaga napupunta yung dahilan o yung pinakarason bakit kailangan ituloy ito. At syempre nga, para alalayan yung mga complainants na lumapit sa Committee on Women and Children na pinamumunuan ni Senator Rizza Ontiveros. For the latest ruling of the Supreme Court in Romero versus Senate, the pendency of a case does not prevent the Senate from conducting its own investigation and that the right against self-incrimination is not an excuse not to attend the hearing but may be invoked once at any time after a question is posed on a defendant. So yan kasi ang etong si Kibuloy kasi ay hinikayat ng kanyang mga abogado na huwag na nang umattend sa hearing ng Senado dahil nga kuno ay trial by publicity na ang nangyayari. Alright. Ay, sa ting, di ba naman kasi sa dami ng kaso na dapat kaharapin na itong si Kibuloy, in fact, most wanted, na ang ibig sabihin kilala sa buong mundo, napakalaking kaso na ito, ay natural lamang na ito ay pag-usapan at malaman ng buong sambayanan. Natural lamang na malaman. So bakit kailangan sabihin trial by publicity? Kung ang isang uri ng kaso na katulad nga nito ay nagiging sensational, nagiging usapin, nasa social media, balita, kahit saang platform. Yan ang ibig sabihin, yan ang gusto nilang sabihin
na ito ay nagiging trial by publicity. Dahil ang mga tao naman ay nag-iisip na siguro ng tama sa ngayon. Ano ho, hindi naman yung mga yan agad-agad maniniwala sa mga ganitong issue nga ng isang church leader. Kung talaga pong hindi marunong tumimbang ang publiko, ay siguro talagang isipin nila ay paninira to kay Kibuloy. Pero my God naman, ito po'y napakatagal na. Ilang dekada na po na napakarami ang nag-aakusa kay Kibuloy. At ang pinakamasaklap dyan, yung mga nag-aakusa po sa kanya ay mga dati niyang miyembro, dating tagasunod, dating tagasuporta. Ay anong ibig sabihin nun? Sila ang may alam kung ano yung buhay ni Kibuloy sa loob ng sinasabing kingdom at kung ano yung ugali na itong si Kibuloy. Natural na mabait si Kibuloy sa mga taong alam niya ay makakatulong at makikinabang din siya. Katulad nino, ni Duterte, mga politiko, katulad din ni Robin Padilla at syempre nga, kahit sina Bato de la Rosa. Good luck! Dapat lang talagang ituloy itong Senate probe na to. At sana magmasid ang sambayanan at kung ano at sino ang dapat paniwalaan. Yung mga katulad ni Kibuloy po, matagal na sana tayong, or eto, long time, long overdue na etong mga kaso na ito. Noon pa sana ito na sampahan ng kaso. Abay kahit yung inilabas na most wanted list nga ng FBI, abay mahigit isang taon na po ang nakakaraan nung inilabas yon. So patuloy yung mga complainants, yung courage nila sa tingin ko ay nanggagaling doon sa idea na ayan, meron na silang kasangga. Sino ang kasangga nila? Ang publiko, dahil mas nakararami ngayon sa mga kababayan natin ang gustong makulong at gustong humarap sa hustisya etong si Kibuloy. Good luck!